Alam niyo, nung siguro mga few months ago, hindi na, mga 1 year na, sabi ko sa team ko, mag-hire ka nga ng medyo ma-arty. Alam mo, dapat meron kang isang empleyadong medyo ma-arty. Yan. Ilagay mo sa creative department. Gawin mong head pag medyo ma-arty. Kailangan may arty ng konti, di ba? Sabi ko nga po sa mga webinar ko, dapat... Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar. Magandang araw sa lahat ng mga Delivers natin, mga OFW and dito sa Pilipinas. Alright, so how to transform your business this 2023? Alam ko lahat tayo, lahat ng may negosyo, gusto natin mag-transform. Yung Google natin ang sambayan ng Pilipinas. Yung mga tao sa paligid nyo na eto na ngayon ang negosyo ko, eto yung nangyari sa kanya, magta-transform kami. So, paano ang gagawin natin? So, there are 5 things na recommendation ni Doc. Pero didefine muna natin what is transformation and ano ang limang yon. Kaya, let's go. Let's go. Okay. So, let's start. Kailan ba natin masasabi na na-transform ang ating business? O paano natin masasabi na, Doc, mag-transform na kami? So, ito ang ating criteria. Unang-una, pag nag-transform, ibig sabihin, bigger sales. So, mula sa single digit or 2 digits, 3 digits income ka na yung business mo. Nagta-transform. So, mula sa 100K a month, yung 100K nyo baka weekly lang, di ba? Malaking transformation po yan. Next is, yan, you improve the brand. So, sabihin nila, ay, iba na yung anong nila ngayon. Iba, yun na yung color nila, di ba? Ay, iba na sila ngayon. Parang pangmamahalin na yung Rockstar o yung business nyo. And, more organized. Ay, maayos na sila ngayon, no? Nagbibigay na sila ng form. Meron na silang ganito. Meron na silang automated na on how to apply to this in their transaction, di ba? So, organized. Nag-transform ang business. And of course, you create better perception sa iyong mga clients. So, yung paningin nila sa atin, sa negosyo mo, mas tumataas ang level. Mas iginagalang ka nila, mas mataas na yung pagtingin nila in your entire business. Okay? So, that's the meaning of transform. Now, question. Paano, Doc? 5 things. First, let's go. Okay, so unang gawin natin, yan. Start creating content as an entrepreneur. Lagi ko po ito sinasabi sa atin lahat na mag-start ka ng mag-produce. Create and produce content as a business owner. So, Doc, paano ba? Hindi ko alam ko anong gagawin ko. Ang gagawin mo po, share mo lang experiences mo. How did you start the business? The ups and downs of business. Huwag kang matakot magsabi ng failure. Ako sa lahat ng mga negosyante, sabi mo ko nung nag-fail sa'yo, i-share mo rin yon. Sa akin po, madalas sinasabi ko sa inyo, ang aking failed first business ko, ang mga failures natin sa business, failed, madami tayong failures, marami po. Mga 10 vlog pa, kulang pa, ang failure natin sa business. So, pwede natin share yan. Yung success mo din sa yung business, share natin. Okay? And of course, yan, ilo-launch mo na yung social media platform. Now, here's the thing. Doc, ano magiging benefit? Paano niya itra-transform ang business ko as a content creator? So, for example, meron kang coffee shop, meron kang resto, o meron kang online business. So, you are starting to write a content, tapos ilo-launch mo yun sa different platforms mo. So, magkakaroon ka ng TikTok, di ba? Sayo-sayo ka na din. Hindi naman, sa TikTok pwedeng hindi sumayaw, di ba? Okay, so, yan. First, it increases your credibility. Yan. Kasi nagkakaroon ka na tumataas na yung brand ng business mo, yung credibility mo na nagsasabi ka na ng mga business principles. Pag diniscuss mo yung sales nyo, ang sales namin after a week or after 3 weeks, ang net income namin is 100K. O di ba? That's credibility. Ibig sabihin na ipapakita mo ang pagunlad ng negosyo nyo. Nagpapakita na ikaw din ay legit. Ah, legit yan. Di ba? Legit yung negosyo na yan. May-ari niyan, vlogger. Yung may-ari niyan, tiktokeries. Di ba? So it increases your credibility, you as an entrepreneur and of course your business. And second, of course, you get more attention. Kaya magta-transform ang business mo. Imagine mo, meron kang isang vlog. Right? So, it will create, let's say, 500 attentions, 500 leads. Tapos, i-convert na lang natin yung 10% yan. That's 50. Yung 50 na yan, kikita ka ng magkano, let's say, 1,000. So, magkano po yun? 50,000 additional
net income mo in your business for a month. Diba? So that's how creating content, okay, can transform your business. Alright? So sa lahat ng mga negosyante, CEO, entrepreneur, this might be the right time, diba, to become vlogger or content creator. Okay? So second, paano natin transform ang business natin? Pero bago yan, mag-copy muna tayo. Copy po. Okay, so announcement muna tayo. Of course, meron tayong IMG Rockstar Community. May free webinar po tayo dyan. Every night po yan. Sa lahat na magustong magkaroon ng investment sa mutual funds, if you want to buy share, DIY po yan. Ibig sabihin, ikaw mismo makakabili ka ng shares. Ngayon, mababa po ang shares, kaya masarap mamili, lalo mga OFW. And of course, if you want to avail sa Kaiser, ang Kaiser po, 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. Yan. So, lahat tayo dapat may Kaiser. Kaya, i-Kaiser mo na yan. And of course, meron tayong Rockstar 3-in-1 Business Coaching Package. So, sa lahat naman may negosyo, so, pwede ko po kayong i-coach, magkaroon ng seminar sa iyong mga empleyado. And of course, pwede tayo magkaroon ng marketing vlog to advertise your business. Okay? And last 2 days, nag-coach tayo. Sir Kid, thank you so much. Ha? And Tuesday, nasa Bulacan ulit tayo. Okay? PM lang po sa personal FB ni Rockstar. Let's go. Let's go. Okay, so second, yan. Hire your creative head. Okay? Alam nyo, nung siguro mga few months ago, hindi na, mga 1 year na, sabi ko sa team ko, mag-hire ka nga ng medyo maarte. Alam mo, dapat meron kang isang empleyadong medyo maarte. Yan. Ilagay mo sa creative department. Gawin mo head pag medyo maarte. Kailangan may arte ng konti, di ba? Sabi ko nga po sa mga webinar ko, dapat artean mo ng konti. Dapat maarte ka ng konti. Bakit maarte, Doc? Yan, for aesthetic purposes. Aesthetic, di ba? Kasi kailangan kasama yung kagandahan. Kailangan maganda din tayo, di ba? Maganda yung office natin, maganda yung presentation natin. For example, yan. So, para ma-improve yung design natin, logo natin, documents natin, poster, videos, kailangan kasama po yan na medyo may creative side. Like ako po, hindi ako masyadong creative, kaya naghahanap talaga ako ng isang tao na mas yung maarte. Kung maarte ka, mag-apply ka na po. Inahanap ka ni Rockstar. And it also help you to improve your image and your employees, di ba? Like ako, meron tayong image consultant, yan. Tago natin sa pangalang Joyce Yu. Hi, Ma'am Joyce. So, yun, kailangan meron tayo nun yung pampaganda ba? Pampaganda ng additional, ano yun eh, factor. And of course, your employees. And it's making your office more attractive. You get more attention. Kasi pag maganda yung office mo, logo mo, paint mo, design, ikaw din, may kagandahan ka din, di ba? Mas naka-attract tayo ng attention. At pag naka-attract ka ng attention, mas maraming pupunta sa yung tao, mas maraming pupunta sa yung opportunity, and that will transform your business. Okay? Maghanap ka na lang maarte, o kaya ilagay natin sa creative department mo. Okay? Okay, so number 3, to transform your business is to add bigger capital. Yes. So, yung negosyo natin, minsan nakakailangan pa ng pera yan para mag-transform. So, for example, kailangan natin ng sophisticated equipments. Baka nahihirapan na yung empleyado mo, di ba, sa paggamit ng equipments. Kailangan mo nang bumili ng bago and para mas mapabilis din ang production natin. Okay? And of course, kailangan din natin ng highly qualified employees. So, kailangan, kung gusto mo ng quality employee, kailangan magbayad tayo ng mahal. Di ba? So, kaya kailangan natin ng additional capital. And of course, to start bigger deal or transaction. It's high time for your business. Review mo yung negosyo mo. Yung mga transaction mo, puro small time, di ba? Wala mang problema doon. Pero habang tumatagal ang negosyo mo, kailangan nagle-level up ang transactions mo. And to do that, you need capital, okay? Kaya kung may pera ka pa dyan, if you are an entrepreneur, may pera ka pang nakatago, ilaban mo na yung pera mo, okay? To transform your business. And of course, number 4 yan, have a coach or strategies. Ako, more on strategies. Kung gusto mo i-full-time or part-time, alam nyo, napakalaga ng strategies. This is a corporate structure po. Bukod sa CEO, meron CEO po, no? Tapos may COO, CMO, and meron CFO, and meron ding CSO. Siya po ang strategist. So ano ba work, Doc, ng strategist? Alam mo, pag meron kang strategist, it will 5x your results. Okay? And you can avoid mistakes, and if you will be avoiding mistakes, you will avoid unnecessary expenses. And of course, you will stand out from your competitors. Ang strategist po kasi, siya yung magbibigay ng direction.
tamang direksyon sa mga activities. Walang masasayang na activities. Bawat activity nyo, may ni-hit kayong target. Okay? You need the strategies. Kung wala kang makuha, pwede rin coach. Okay? You hired Doc DG. So, hindi naman dahil coach tayo. Pwede naman iba ang maging coach nyo. Pero sinasabi ko po, iba din ang meron kayong nakakausap at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month na nagsasabi, eto na yung dapat natin gawin. Next level na tayo. Okay? And last, yan po, yan. Take a vacation. Learn and unlearn. Magbakasyon ka as a business owner to transform your business. Yeah, so you travel to imitate. Magpunta ka sa ibang lugar para manggaya. Tama po yun, nagkagaya tayo, di ba? Ay, ganito pala nilang ginagawa yung kanilang transaksyon. Ganito pala yung design nun. Ganito pala dapat arrangement ng table. Travel to imitate, then apply to your business. Okay? Explore to expand. Mag-explore ka sa ibang lugar para pagbalik mo, expand your business. Nagkaroon ka ng bagong idea. Nagkaroon ka ng bagong motivation. And learn to recreate. Matuto tayo sa ibang tao, sa ibang lugar na pinuntahan natin, 10, para pagdating mo sa negosyo mo, you recreate your team, you recreate your organization, you recreate your structure. Okay? And of course, let us unlearn to earn. Misa, meron tayo mga dapat kalimutan na natutunan natin old school, noon pa, para mas dumami income natin. Okay? So, sa atin po lahat, delivers. Yan. If you want to transform your business, yan ang ating 5 tips. Okay? So, sana nakatulong ang ating vlog sa lahat ng mga business owners. Okay? Maraming salamat. Again, if you need quotes, mag-PM lang po kayo sa personal FB ni Doc. And please share this video sa lahat mga ibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kape po. Kape po tayo.